Hi everyone, good morning, good afternoon. Welcome back to my channel, Alvaro's Kitchen. Ngayon po, tayo maghahandog na naman sa inyo ng masarap na merienda at pwede rin ulam. Pwede rin pang negosyo. Ito ay tinatawag nating ukoy, crispy ukoy. So, ito ang ating mga gagamitin or ingredients. Meron tayo rito isang plastic na bag na toge. At ganun din, gagamit tayo ng hipon or shrimp. Yan ay nabili ko na sa supermarket na malinis na at wala ng head. At ilalagay na lang natin. Mga ano siguro yan, mga kalahating kilo. Meron din tayong 2 eggs. 1 cup ng all-purpose flour. 1 cup ng cornstarch. Mayroon din tayong 1 cup ng red onion. Pwedeng gumamit ng white onion, depende sa inyo. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoons ng onion leaves para mas masarap ang ating ukoy. Din tayo ng 2 teaspoons ng white pepper. 2 teaspoons ng baking powder. Meron din tayo ritong 2 teaspoons ng annatto powder. Optional, kung gusto nyong may kulay o food coloring ang gamitin niyo, pwede. Ito, annatto powder ang gagamitin natin. And mayroon din tayo itong 2 teaspoon ng salt. Pwede rin kayong gumamit ng patis. Depende sa inyo yan. And 2 cups of water. Cold water ang lalagay natin. Siyempre, for frying, gagamit tayo ng maraming mantika para sa pagpa-fry. At para sa ating sausawan, gumamit tayo ng sukang may sili at saka onion, may garlic din yan, at saka white pepper and konting salt lang. Yan, ang masarap na sausawan ng ating ukoy. Okay, mag-start na po tayong mag-mix ng ating mga sangkap. Mag-mix lang po tayo. Alright. At ito rin ang ating mga gagamitin sa ating pagpa-fried. Magagamit tayo ng strainer para dyan natin i-ano ang ating mga naprito. At ito pwedeng gumamit kahit anong meron kayo pwedeng gamitin. Ayan. Alright, mag-mix na po tayo ng ating mga ingredients. Ayan po, nailagay na natin sa ating mixing bowl ang ating toge. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating flour. Ngayon, bago natin i-add ang ating cornstarch, hahaluin muna natin. Kasi para mamix ng mabuti. Sunod naman natin ang ating cornstarch. Yan. Haluin din natin. Pwede kayong gumamit ng gloves para mas maiging mahalo. Ito lang kasi ito na ang naumpisan natin gamitin, kaya ito ang ginamit natin. Ayan, isunod naman natin ang ating onion. Ayan. At haluin din natin mabuti. Ayan, nailagay na natin ang eggs at saka green onion at tinaang salt. Ilalagay na rin natin itong white pepper. Ganun din ang ating baking powder. Ayan. Rin ang ating annatto powder. Ayan. Ganun natin para ano. At maglalagay na rin tayo ng tubig. Ngayon, pag nag-add kayo ng water, huwag bigla. Yung dahan-dahan para matansya ninyo kung tama na, di ba? Ayan, sa kanyang haluin, gagamit tayo ng gloves ngayon kasi mahirap haluin dun sa ano. Ayan. Matansyahin nyo yung makuha ninyo yung kanyang hinahanap natin dito, yung hindi siya masyadong malapot at hindi rin masyadong maraming tubig. Ayan, haluin lang natin
at saka natin idadagdag uli yung iba. Ayan, mix na natin para yung nakuha na natin yung ating hinahanap na lapot. Ganyan lang, hindi natin naubos yung 2 cups na water para make sure na hindi siya sobrang lapot. Tama lang yung ganito. Ayan. So, mag-start na po tayong mag-prito. Ayan po, nagpainit na po tayo ng ating mantika. Kailangan po mainit na mainit ang ating mantika before tayo mag-start para hindi masisira ang fried natin. Ganito po, maglalagay lang po tayo ng ating butter dito sa ating lalagyan. Ng ganito. Katamtamin lang po ang kapal at saka maglalagay tayo ng shrimp. Pwede sa inyo kung 3 piraso. Yan. Saka natin sasalin dyan sa ating pan. Ganyan lang po. Dahan-dahan lang. Ayan, ibaliktad lang po natin para maluto yung ibabaw. Ayan, tama-tama lang yung pagkaano niya. Yung kulay niya, tama-tama lang. Ayan. Ayan, gumamit tayo nito para mabilis ang pag-ano niya. Pwede na yan. Tama. Yun. Ayos na. Naruto na. At dito natin ilalagay sa ating strainer. Yan. Gamitin natin to. Yan. Magsasalang ulit tayo. Yan. Maglalagay ulit tayo. Sa isa lang kasi pwede maramihan. Yung mga ganyan, pwede natin i-ano yan. Alisin na lang natin kasi. Pwede naman natin alisin yan. Para hindi sa gabang. Bagyan natin yung ang hipon. Gusto ko maraming hipon eh. Ayan, dinagdagan ko ng hipon. Gusto ko maraming hipon eh. Pag dinagdagan nyo ng hipon, lagyan nyo uli ng ano dyan sa gitna para kumapit siya. Ayan. Mas masarap maraming hipon. Ayan. Tapusin lang po natin para makaipon tayo ng marami siguro tayo magagawa. Ayan, pwede na nating ibaliktad. Yun. Ay, ang ganda ng kulay, oh. Hey. Ganda ng pagkano niya. Ang maliliit, pwede nyo nang tanggalin ng ganyan. Dali na siya maluluto. Ayan, pwede na yan. Yun. Dali naman lutuin ang hipon. Dali na rin natin dito. Pwede na yan. Uy.
Yun. Wow. Ayan na po ang ating finished product ng ating crispy ukoy. Crispiest yan. Talaga na po malutong yan. Ayan, at ito ang ating sausawan. Ayan. Ayan, sarap. Ayan, meron yung garlic, onion, black pepper, at saka chili. Ayan po, titikman po natin ang ating ginawang crispy ukoy. Ayan, tikman natin ito. So kayong malutong at maraming ipon. Ito. Ayan. Gamitan natin ng gunting para madaling tikman. Kamayin na natin dahil tayo naman ang kakain. Ayan. Uy. Sarap nito. Ayan. Tikman natin. Ayan. Isasaw-saw natin dito. Ito, gusto ko ito. Maraming hipon. Tignan natin ang maibigan. Ang lutong. Harap. So yummy. Ako talagang sarap. Ayan, ako. Maraming makakain ko nito. Ayan. Lutong. Sarap. Pa. Ayan po. Sana po nagustuhan nyo po ang ating nagawang crispy ukoy. At ito na naman ang inyong Madam Elvira's Kitchen. Naghahandog sa inyo ng masasarap na lutuin. At sana gawin nyo na po ito sa inyong mga tahanan. Tiyak, magugustuhan ito ng inyong mga anak at pwedeng pang negosyo. Ayan. Salamat sa inyong panonood at pagtangkilik ng ating mga video. Salamat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyo. Until next time. Bye-bye. I love you guys.